Mga guys, ituturo ko sa inyo yung paghang ng condenser. Lalagyan muna natin to ng bracket at saka strap wire natin tong condenser pan. Ayan. Una, lagyan muna natin to ng bracket ang condenser sa baba. At saka lagyan natin siya ng rugby doon sa pagpapatungan ng condenser pan kasi sumasayad yung ano nut ng pan doon sa may gitna ng condenser. Yan sa gitna inahanawakan ko dito yan yung tornilyo na to nut nasag ko dito sa gitna kaya kailangan patungan nyo dito sa gilid ng guma para pag pumatong didikit at saka hindi siya matatanggal. Mga guys, rarugbyhan muna ng kasama ko yung guma yun para hindi siya agad matanggal kahit umaraw at saka uminit. Lalagyan natin yan at saka yung inasimbol pala namin mga guys, Mitsubishi Pusso yan. Walang nakalagay yan na aircon. Ngayon, installan namin to ng condenser at saka pan. Isang buo na siya. Iahang namin to doon sa chassis. Panoorin nyo lang to mga guys hanggang matapos para makita nyo yung install namin. Baka gusto nyo rin magpa-install at gayain na lang ang diskarte namin para sa truck. Ayan yung ano, yung kasama ko nilagyan na lang pandikit. Pag dinikitan na niya yan, yan ang brand new na ano ini-install namin na Pusso. Wala pang aircon yan maski isa, ngayon lang yan dinala kami na nag-install nito mga guys. Kaya pag mayroon kayong masakyan na ipapa-installan, dalhin nyo lang dito sa amin. Kami nang bahala niyan mag-install. Kasama na yung compressor, evaporator, at condenser, condenser pan, dryer, expansion valve, lahat na. Sama-sama na dyan ang mga pyesa. Okay mga guys. Kaya medyo iniisa-isa pa ng kasama ko kaya medyo matagal. Kinukompleto namin ang lagay ng rugby para madikit yung guma. Yan. Tsaka huwag dapat masyadong malambot kasi mahuhulog yan. Dapat didikit doon sa condenser pan housing para hindi siya malaglag. Tsaka ipitin natin to ng strap mga boss, mga guys. Ganyan lang ang tips namin ng ano ng condenser pan pag pang mga truck. Yan. Lalagyan ko ulit yung ibabaw kasi didikit ko na. Lagyan ng rugby konti. Yan. Tsaka patuyuin no saglit para pag natuyo ililikit nyo na siya dyan. Ayan, panginan lang natin, pwede nyo panginan, pwede rin paarawan, mahilit naman dito eh. Lagyan pa ulit natin yung iba. Ayan mga guys, lagyan natin ng rugby. Ayun, mas gaganda ang dikit niyan pagka medyo tumagal ang paglagay nyo dahil ang rugby na to kailangan may kunting araw paarawan nyo siya. Ayan mga guys, kahit kunti na lang ang rugby kaya pa yan. Ayan, lagyan natin yan.
Ngayon, dahil hindi sumasakto yung strap wire, lakihan natin konti ang butas ng condenser, condenser pan motor. Kasi strap lang namin doon, maliit ang butas, dagdagan natin. Binabarino namin ngayon yung butas niya para lumaki. At magkasya yung strap pa yan, tutusok na lang kasama ko. Oh, pasakto na. Apat kasi yan, ayan. Apat. Bali, makikita nyo yan maya, itutusok namin yan, nakadikit. Kahit di na itornil yung matibay, basta malalaking strap wire. Yung solid na strap. Yung solido. Kasi kung strap lang na mga mahihina, ay wag na lang kayo magkabit. Mapuputol po yun. Yung sa amin kasi, yung strap na matitibay, yung matigas, malalaki. Halos triple na dun sa mga ordinaryong maninipis. Ganda-ganda ng strap. Mataba. Hindi siya basta-basta mapuputol. Kaya, lahat ng ini-installan namin, yan lang ang kinakabit. Okay na, matibay. Okay. Next, ikabit na natin yung ano, mga goma na nilagyan ng rugby diyan sa gilid ng housing. Kasi pag diniin nilapat, yan na yung ano niya, pinaka maghahang para hindi sumayad yung nut kanina doon sa condenser. Kasi tatukod yun kapag di kayo maglagay ng gumang ganyan. Chinelas. Okay, patong. Op. Iikutin natin para sumakto sa mga lagayan ng strap wire. Patatagusin natin siya tapos sabay tatalian na. Yun lang guys. Apat ang binutasan namin, apat din ang itatagos na strap. Okay. Shoot lang natin ng maayos para maganda yung pagkahigpit. Kasi hahang ito doon. Yung pan pala nito mga guys, pabuga. Baba yung hangin kasi yung pan natin pabuga. Hindi siya pahigop. Ang pagbuga pababa. Kasi pataob yung lagay namin nito, mga guys. Ganun lang ka ano maggawa ng convert mag conversion ng ano at saka mag-install ng condenser. Bale 00 pala to yung puso canter. Binili ng kumpanya, wala talaga siyang aircon, walang compressor, wala lahat yan, sin zero. Ngayon kami nang gagawa ng mga diskarte na magkaroon siya ng aircon. Yan mga guys, tusok-tusok nyo lang ang ating strap wire. Pagka natusok nyo na, higpitan nyo. Higpitan nyo na lang yan. Yan. Tapos, pagka nahigpitan, puputulan natin ang mga tira-tira. Yan. Ayan o. Higpit, check. Okay, putol. Matibay na. Yan, di na kailangan ng tornilyo. Ah, naka-tornilyo lang dito yung housing, mga guys. Pwede na siyang isabit, nakaganon na siya. Oh. Malamig yan dahil yung condenser na ginagawa ko, makapal yan, halos triple yan sa mga maninipis na condenser. Pero maliit lang yan, halos manipis ang nakabit sa mga ibang kotse. Ito, dalawa, halos dalawa, tatlo ang ano, kapal yan. Kapal ng condenser. Ayos na. Iyahang na lang siya. Matibay na yan.
meron na siyang ngayon pansabit. Hindi na mahirap magano. Okay mga guys. Nakakabit na. Wala pang isang segundo, nakakabit na siya. Ayan, wala mga guys. Naka-tornilyo na yan. Doon sa mga gilid ng chassis kasi meron siyang bakal na kinabit. Hindi na namin masyadong tinaas. Yan, ganyan lang. Kahit pantay lang din siya, basta huwag lang masyadong mababa, sumayad. Ayan, no, yung chassis. Okay. Ganyan lang kasi simple niya mga guys. Okay na yan, naka-ready na. Pwede na siyang lagyan ng wiring. Abangan na lang natin ang wiring yan. At under na yan, sigurado. Nakahang na. Okay. Nice. Nakatapos na naman tayo sa ating isang vlog na para sa tutorial.